summer na summer, aura dito ngayon, friends. At ako lang ang naka ganito ang outfit. At last, tapos na ang tour. Ganito yung ginawa namin kanina, friends. And yon. Okay naman, hindi lang ako nakakuha ng pictures ng eagle. Kasi ang ano nila, bilis-bilis ng eagle. Tayo friends, maglalakad-lakad dito sa Svolvær. Svolvær ay capital ng Lofoten. Meron silang Norwegian church doon, oh. Summer na summer, aura dito ngayon, friends. At ako lang ang naka ganito ang outfit. What I mean, kasi hindi uso ang magpayong or mag-cup dito sa Norway pag summertime. Kasi gusto nilang i-maximize ang init ng araw. Pero ayaw kong magka-migraine. Nagganito ako, friends. Yes, yes. Ang outfit ko na to ay safari outfit ko to nung nag-ano ako nag safari tour sa South Africa. Bakit na ba may dala akong plastic? Kasi friends, kagagaling ko lang sa troll fjord and ano ba? Ano ba talaga yung ano nun? Title? Basta ano siya? Sea Eagle Troll Fjord Tour? Something like that. Yun yung friends. Kaya, may bit-bit akong bag. Kasi itong outfit ko, may ito kasi pag ganito lang to, may fleece to sa ilalim. And, actually, may dala din akong fleece na nilagay ko dito kanina. As in, mainit talaga yung outfit ko kanina, friends. Kasi, maano siya. Mainit pag andito ka sa city. Pero, pag nasa boat, malamig. Kung kaya, yung outfit ko kanina, hindi naman pang winter. Pero, ano siya? Parang autumn or springtime. Dati. Dito na lang tayo dumaan.
yun. So, babalik ako sa first na hotel na titirhan ko. Itong first hotel, titira din ako dyan. Yan, titira din ako dyan. Nang one night. And for now, ako ay pupunta doon sa ano, parang dito ata dadaan. Pumutan ko na. Yung sa titirhan ko. Tinirhan pala. Yeah, tinitirhan. Ano ba yan? Ang grammar. Pasalukuyang tinitirhan. Yun. Balik ako doon. Nagkikita kami ng friends ko doon. Dalawa kong friends. Hindi sila sumali sa Sea Eagle Tour. Kasi hindi daw nila feel. Ako gusto ko yung mga ano, nature, whatever. Gusto ko yun. Mapa, bundok, o boat. Kaya, but I mean bundok or dagat. Kaya, sumali ako. Mahal siya, friends, kasi ano, nakalagay approximately 2 hours. Pero mga 1.5 hours lang. Actually. Kasi yung ibang minutes, ano yun, magbibihis, at saka instructions, yun. Takes time kasi, friends, na magbihis. Kasi parang naka-uniform kami, naka-windbreaker yung suot. Yun. Okay naman yung experience. Ano nga lang, yung mga eagle, kasi nga naman, wild, diba? So, hindi mo talaga yan madiktahan kung anong gawin. Mga wild na eagles. So, hindi ako nakakuha ng mga pictures. Videos lang. And I don't know kung okay ba. Kasi, wala naman akong tripod. Hinawakan ko lang yung camera. And, ayun. I hope na makakuha ko naman ng magandang video clips, short clip doon sa mga pinagkukuha ko. And yan, pauwi na ako ng ano, accommodation kagabi. Funny kasi pupunta ko dito, gawin ako ng offline mo. And dito na talaga sa mga doon sa mga residential area na yung accommodation namin, kasi yung ano, yung bahay, yung building, ano talaga siya dati, residential, private residence, tapos kinonvert, ginawang accommodation. So whole building is accommodation na talaga ngayon, pero yung ano niya nasa residential area. So quiet talaga, friends. And parang feeling mo nasa bahay ka lang. Yun yung feeling mo pag magstay ka doon. So okay naman siya. Hindi siya feeling hotel. Parang feeling at home ka lang. And at home kasi dalawa yung kakilala ko na andoon, plus may isa pang Filipino. So apat kami. Chika ng chika. Yun ang yung nangyari. Yan. Merong river dito malapit sa accommodation. Meron din dun sa unahan, merong ano siya, parang park. Yan ang river. Tapos doon na tayo nagpunta, merong ano doon, shopping area doon banda. So ano siya, may part ng city na kung sa Bisaya pa Bibo. Ibig sabihin, ano talaga siya, parang metro feels, ganun. Pero dito sa ano, place kung saan ako nagstay, ano na siya, parang
in country feel, countryside feel pala. Yun. Kasi nga residential area, tingnan niyo. Residential area talaga yung accommodation. Hindi siya doon sa main. Hindi siya doon sa center. Yan. Mapapansin niyo, mga residential area na talaga siya dito. Ang nakaganda ng yun na nga, nasabi ko na yung advantages, ang disadvantage lang accommodation ko kasi nga diba dalawang floors lang, so walang elevator, so nahihirapan ako sa gamit ko kasi mabigat. Ewan ko baka inano na ng mga friends ko, inagay na sa baba. Dito ba yun? O sa kabila? Parang namali ata ako. Kabila ata, friends. Okay. Tapos muna tayo. Ayun, 32. Sakto pa lang talaga, oy. Nag-doubt pa ako. Nag-doubt sa sariling kakayahan. Hindi maganda. Ayan. Ito na building na to. Kinonvert nila into accommodation. Ayan. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.